Hi guys, welcome back again to Richard Kabili YouTube channel, and today's video tuturo ko sa inyo kung paano ba mare-recover ang mga image or picture ng inyong Android phone. So ayun guys, before natin simulan, click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So ayun guys, simulan natin. So, ang gawin nyo lang is punta lang kayo sa inyong Play Store, then maida-download tayo na isang application. So, ayun guys, huwag kayong mag-alala kasi wala kayong babayaran. So, ayun guys, punta lang tayo sa Play Store, then search nyo ang This Digger Photo Recovery. So, ayun guys, This Digger Photo Recovery. So, kapag na-search na nga yan, so, ayun guys, may magpapapap dyan na application. So, ito na nga yung ating hinahanap na application. So, gawin nyo lang, i-click nyo lang itong install. Then, wait nyo na ma-download yung this digger. So, ayun guys, 1.59 MB lang siya. So, installing na guys. Then, so, ayun guys, install na siya. Then, pwede nyo i-click itong open or pumunta kayo sa pinakang application. So, ito siya guys. This digger. Itong may libro na mayroong magnifying glass ba yun? So, ayan guys. Click nyo lang siya. Then, mapupunta tayo dito. So, huwag kayong mag-alala guys. Hindi nyo na kailangan na mag-root. Hindi nyo na kailangan i-root pa ang inyong Android device. So, ayun guys. Pagka-click nyo nung application, so, makikita nyo dyan yung Start Basic Photo Scan. So, dito, ma-i-scan or ma-re-recover natin yung mga na-delete na nating mga photo na matagal na. Kahit gaano pa yung katagal, basta dito sa cellphone nyo dinelete, so, automatic, ma-re-recover siya. So, yun ang kagandahan ng This Digger Photo Recovery. So, ayun guys. Simulan na natin. So, i-click nyo lang itong Start Basic Photo Scan. So, after nyo yan maklik, so may magpa-pop up na allow this digger to access photos, media, and file on your device. So, ayun guys. I-click nyo lang itong allow button. Then, ayun guys. Nagre-recover na siya ng mga file ng inyong Android device. So, mare-recover dyan guys yung mga dinelete nyo na picture, kahit yung kadidelete nyo pa lang or yung matagal na na ninyo na-delete dyan sa inyong mobile device. So, ayun guys, waiting lang tayo na ma-recover ang ating mga photo. So, okay guys, kapag ka nakita ninyo yung inyong picture na gustong i-recover, so, pwede nyo siyang ipiliin. So, click nyo lang itong box. Sample tayo ng 5 image na ating i-recover. So, sample this one. So, click nyo lang. Dapat meron siyang check. Tapos ito. Then, ito. Then, ito. So, sample tayo ng 4 na picture na ating i-recover. So, pwede nyo naman siyang i-recover lahat. So, kapag katapos na itong nag-i-scan, itong ini-scan niya lahat ng picture na datihan nyo pang na-delete. So, and guys, i-click nyo lang itong 3-dot na nasa kanan taas na bahagi. Then, select nyo yung select all. So, ayun guys. Kapag ka gusto nyo lahat, siyang i-recover. So, wait nyo lang itong scan dito sa baba na matapos. Then, pwede nyang i-recover lahat ng picture na na-delete sa inyong Android mobile device. So, ayun guys. Nag-sample tayo ng 4 na re-recover. So, ito yung mga dati kong picture na dinelete or kadidelete ko pa lang. So, ayun guys. Kapag ka nakapamili na kayo, o click nyo na lang itong recover. Itong kulay blue dito na nasa may bandang kaliwang bahagi. So, click nyo lang itong recover. So, ayun guys. May magpa-pop up dyan. Then, ang nakalagay dyan, how would you like to recover your files? So, ayun guys, may tatlo dyang pamimilian. Yung una, save the file to an app on your device such as email, Dropbox, Google Drive, etc.
So, ayun guys, ito sa pangalawa, save the file to a custom location on your device. You will need to find the files yourself after saving. So, yung pangatlo, upload the files to an FTP server requires access to an FTP server. So, ayun guys, dito tayo sa pangalawa. So, gawin nyo lang, i-click nyo itong pangalawa, yung save the file to custom location. So, ayun guys, tayo magde-decide kung saan natin isa-save yung file na ating re-recover. So, ayun guys, click nyo lang siya, yung nasa gitna. Then, tayo mag-save kung saan natin gusto. So, ang kagandahan to, pwede nating mag-create tayo ng folder or punta tayo sa, halimbawa, sa cellphone natin siya save or sa SD card. So, sample natin itong sa SD card. Then, kapag nandito na tayo, so, create tayo ng folder or kung saan nyo gusto nyo dyan i-save. So, ayun guys, click nyo lang yung 3-dot na nasa kanan taas na bahagi. Then, may lalabas dyan yung folder. Click nyo, then type natin yung recover photo. So, ayun guys, yun yung pangalan ng folder. Then, kapag ka nakakreate na kanya, so click nyo lang itong OK. So, ayun guys, nandito na tayo sa pinakang folder. So, ang gawin nyo lang para mapunta dyan yung mga nirecover nyo. So, click nyo lang itong select dito sa nasa kaliwang babang bahagi. So, ayun guys, nakalagay dyan, 4 files successfully saved. Recovery complete. So, ayun guys, puntahan na natin yung pinakang file na folder para makita natin kung na-recover ba siya. So, ayun guys, back na tayo. Then, punta tayo sa ating folder. So, doon natin sinave sa SD card. So, click natin yung SD card. Then, hanapin natin yung folder na recovery photo. So, ayun guys, ito recovery photo. So, may 4 items siya guys. Ito yung ating recover na 4 na picture. So, click lang natin. So, ayun guys, makikita nyo dyan yung ating recover na picture. So, ayun guys, nandyan na. Ito yung mga dinelete na nating picture datihan pa. O, ayun guys, successful na tayong naka-recover ng picture, yung mga na-delete na natin na picture sa ating Android phone. Click. So, ayun guys, kapag ka may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo below, then sasagutin ko kapag may time ako. So, ayun guys, sa mga hindi ko pa dyan subscriber, so, i-click nyo na lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So, yun lang guys, and salamat sa panonood.